Ano ba yan, Pidea? Itali niyo ako. Itali niyo ako. Hindi man lang nag-enjoy ang mga DDMs, mga DBS, Duterte Bobo supporters. Talagang dinrap na ho ng Pidea ang pinaka-biggest bombshell. Ito, basahin natin. Hindi man lang ba nag-enjoy ang mga DDEBs kahit man lang mga 2 to 3 days, agad na nilabas na nila ang kanilang pasabog din. Kung si Digong merong pasabog na meron daw ho tayong presidenteng vangag, adik, nandoon daw sa listahan ng Pidea. Ngayon, ang Pidea nagsalita. Oh, ito. Sabi dito, President Marcos Jr., hindi kailanman napabilang sa drug watch list. Bam! So ngayon guys, literal na makikita natin kung napaka sinungaling itong si former President Rodrigo Roa Duterte. At saka guys, imagine, mayor lang siya noon, tapos meron siyang mga names ng watch list, di ba? Nakakapagtaka, mayroon siyang special treatment sa Pidea. Kailan ba nabuo ang Pidea? Di ba? 2002. So since 2002, sabi ng Pidea, never man napabilang ang pangalan ni President Bongbong Marcos. At saka guys, paano mag-aadik-adik ang isang taong isa na lang ang kidney? Di ba? At saka guys, ito pa ha, napag-isip-isipan ko. 'Di ba mayor siya that time at ang presidente noon si Pinoy. 'Di ba sabi niya nung mayor siya, nakita niya sa Pidea na nandoon ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Mayor siya at ang presidente noon si Pinoy, 'di ba dapat ang unang makahawak ng watch list ay ang presidente. So kung presidente noon si Pinoy guys, 'di ba magkaribal ito. Aquino, Marcos, magkaribal yung dalawang yan. Eh bakit nung tumakbo nung 2016 election bilang vice-presidente, si President Bongbong Marcos, puro magnanakaw, yan lang ang binabato. No to martial law. Diba? Yan lang yung binabato. Na alam mo na sa pagkakataon to, pwedeng gamitin ni Pinoy. Pwedeng gamitin ni Pinoy na adik yan. Kasi presidente siya that time. Pero walang naging issue na naging addict si Bongbong. Dahil ang kanyang mga issue na ipinupukol sa kanya, no to martial law, never again, never forget, magnanakaw, di ba? Yan yung mga accusation sa kanya at never nabanggit ng mga dilawan noon na addict ito. Ikaw lang yung nag-form ng ganyang sentimento dahil gusto mong sirain ang reputasyon ni President Bongbong Marcos. Yan, mga hangol sa power ba? Kayo ang hangol sa power. Ngayon, ang Pidea na mismo ang naglinaw. O, jutang jinina ka ha. Ito yung sabi ng Pidea. Yan yung sabi ng Pidea. So, basahin natin. Mariing pinabulaanan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency or Pidea ang aligasyong kasama sa drug watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, tugon ng Pidea, ito yung tugon ng Pidea sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noong alkalde pa ito ng Davao ay nakita nitong kasama si PBBM sa drug list. Paliwanag ng Pidea, mula nang ma-activate ito noong 2002 ay hindi kailanman, never ever, diba? Hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa kanilang National Drug Information System or NDIS na nagsisilbi nitong database ng mga drug personalities. Tinukoy rin ng Pidea ang drug list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon nung maluklok ito noong 2016 o mas kilala bilang narco list. Samantalang din, aniya, ito ay validation at revalidation ng Pidea at naging interagency drug information database. Maging sa listahang ito, wala rin aniya ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Based on all the
based on all the foregoing facts, the PDEA assert that President Marcos Jr. is not and was never in the watch list. Ulat yan ni Marian Bastasa. See? Bam. Boom. Diba? PDEA drops the biggest bombshell. Diba? To counter the false accusation and malicious accusation of our former president. At saka guys ha, isipin nyo na lang, nahuhuli din talaga ang isda sa bunganga. Imbis na siraan niya, imbis na, di ba, masiraan niya ang reputasyon ni President, ang nasira siya sa papaanong paraan. Unang-una, kagabi pa lang, nung hindi pa naglalabas ang PDEA ng pinaka-counterflow nila or yung facts, kasi facts naman to, hindi naman to pag-contra, di ba, paglilinaw to. Naisip nyo ba na sabi niya na kaya hindi ko binanggit ang kanyang pangalan kahit nasa watchlist siya ay kaibigan niya ito. See, nahuhuli ang isda sa bunganga. So pagkaibigan, pagkakilala, pagkaklose, exempted sa batas kahit addict. Yun ba yun? Diba? Kaloka! Oh! Ngayon, ang pinaka-question ko dito, gaano kadaming kaibigan? Gaano kadaming kaibigan? Gaano kadaming close friends? Gaano kadaming malalapit sa kanya? Ang pinagtakpan niya nung presidente siya. Diba? Yung Lim, nalimutan ko na yon. Yan, si Michael Yang, naalala ko yan. Yung Tan, nakalimutan ko na din yan, pero natutunugan yan before. So, may katotohanan nga. Grabe, kagaya nga ng sinabi ni President Bongbong Marcos kagabi, unang-unang tagubilin niya, walang puwang sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabagal at sagabal. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulimbat. Ito yung pangatlo. Dito nabibilong si Digong. Sa bagong Pilipinas, bawal ang mang-aape at naghahari-harian. Diba? So meaning to say, no one is above the law. Meaning to say, hindi ka exempted sa batas kahit sino ka man. Mananagot ang dapat managot. Gusto nyo pala ng transparency, accountability. Eh bakit nung panahon ninyo, hindi kayo naging transparent sa tao? Diba? And up to this moment, yung putang inang sale na yan, hindi nyo pa nilalabas. Huling labas nyo, 2017. See? O ngayon, naglabas ang PDEA ng bomba para sa mga false accusation na vangag. Ano pa ba? Addict ang ating presidente. Hindi man lang kayo nag-enjoy. And dapat yung ICC talaga pumasok na sa bansang Pilipinas. I mean, nakapasok na talaga ang ICC sa bansang Pilipinas. Kaya nagngangangak-ngak niyan si Digong. Kasi alam niya na in the middle of this year, lalabas na ang warrant of arrest. Bye-bye, mga kababayan.